Ong Hesukristo. Muli, ako po pala si Father Ronald Espartinez. Malud ko kayong lahat na binabati sa misang ito, sa lahat ng mga nasa loob ng simbahan at mga nasa online ngayon. Welcome po sa inyong lahat. Ngayon ay Catholic Communication Sunday. Ibig sabihin nito, one aspect nito yung itong online mass sa mga nasa nakatutok ngayon sa Divine Word Media PH. They are around 800 viewers right now sa Shrine of Jesus the Divine Word at lahat ng pages po na connected kay Father Orbos at pages ni Father Arnold Biago at ni Alan Robinson. We thank you for being part in this Holy Mass celebration. Ngayon palang linggo, dalawang ating pinagdariwang. Una, ngayon ay Ascension Sunday. Ascension, ang pag-akyat ni Jesus sa Ama. Sabi sa Gospel, si Jesus ay inaakyat at lumuklok sa kanan ng Diyos. At pangalawa naman ngayon ay ang Catholic Communication Sunday. Pag sinabing komunikasyon, yan yung paglipat ng kaalaman, pagbigay, pagbahagi o pagpapahayag. Ang tanong ngayon, ano ang koneksyon ng Ascension o pag-akyat ni Jesus sa araw na Communication Sunday? There must be a purpose. Kasi po pala, una, bago si Jesus umakyat sa kanyang Ama, ang kanyang unang habilin sa kanyang mga apostoles ay ito, humayo kayo, meaning pumaroon sa lahat ng dako ng mundo. Ibig sabihin sila ay sinugo. At bakit sila pupunta sa iba't ibang lugar? Para daw ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Ipangaral. So that's the connection of Communication Sunday. Maipangaral sa lahat ang turo ng Jesus. At dahil po sa tulong ng Espiritu, sinunod ng apostol ito. Ayon sa kasaysayan, si San Pedro, when Jesus went back to the Father, si San Pedro remains the head of the apostles. Si San Pablo naman, ano siya, naging apostol ng mga hentil. Ibig sabihin, he went out of Jerusalem and spread the good news. Si James naman, pininiwalaan na nakaabot ng Spanya. Si Andrew, pininiwalaan na nakapunta siya sa Eastern Europe, to Turkey until Greece. Si Thomas naman, kung makapunta po kayo sa Goa, sa India, maraming Katoliko doon because Thomas believed to have brought the gospel. As si Philip naman, pumunta sa Carthage, North Africa. So bakit Paul and many other apostles until today, they are spreading the Word of God. Ang tanong, bakit po nila ito ginawa? Ano ang nag-udyok sa kanila? Ang sagot ito, sapagkat sabi ni Jesus, ang laman ng mabuting balita na kanilang ibabahagi ay magbibigay ng kaligtasan. So ang laman ng mabuting balita na kanilang ipapahayag ay magbibigay ng kaligtasan. Para po mas maging madali ito maintindihan, allow me to tell you a personal story na napanood ko para mas maging illustrative. Ano itong kaligtasan na dala na pag yung naaki pong napanood yung seven last words produced by Light of Jesus. Ito yung grupo ni Boss Sanchez, pero they team up with Father Jero Orbos. That's why you can listen to the seven last words sa YouTube channel ni Father Jero Orbos. Ang maganda dito sa kanila, bawat word may sharer, real life story. Yan ang hinahanap ko every year. At ang first sharer ay si Brother Marky, na kasalukuyang feast builder po ng district ng Rizal. So check nyo na lang po sa YouTube. Anyway, ito ang kanyang kwento, kanyang buhay. Nalulong siya sa bawal na gamot na mahabang panahon.
At sabi niya, dahil sa kanyang pagkalulong, merong nabago sa kanya. He changed not for the better, but for the worse. Anong nabago sa kanya? Una, nabago daw yung kanyang pag-uugali. Naging iba siya. Pangalawa, nawala yung kanyang tinatawag na moral compass. Pag sinabing moral, the capacity to know, distinguish the right from the wrong. Pag nawala ang moral compass, nakakagulo-gulo na. Ang compass po pala ay ginagamit na mga mangisda o mga nagpapalaot o nag-hiking. Kasi kung nandun ka lang sa malapit sa pangpang, you will depend on the lighthouse. Pero if you want to catch bigger fishes, you have to go sa malayo. And the only way to go back kung saan ka nang galing is dapat may compass ka and mapa. Imagine, nandun ka sa Pacific Ocean, nasira ang compass mo, kaya siguro marami kang dalang fuel all along, maubos din yan. You lost your direction. Ano nga po yung loob ng compass? Di ba meron siyang north? Nandito naman ang south. Nandito ang east. Nandito ang west. At alam nyo po, kahit iba-iba ang ugali ng tao, kahit malaya ka sa sariling opinion, walang pwede magbago opinion kung nasan ang north ang south. Can you get my point? Walang opinion pwede magbago kung nasan ang north and south. North will should remain in the north, south to the south. Walang opinion na pwedeng baguhin ang direction ng north. Kasi kung pipilitin natin ito, sigurado hong malilis tayo sa direction. Ganon din po sa buhay natin. Kailangan talaga may moral compass. Yung alam mo yung tama sa mali. Ngunit sa kwento ni Brother Marky, dahil nga po sa epekto ng droga sa kanyang utak, hindi lang naging malabo ang kanyang paningin, kundi nawala ang kanyang moral compass. Siya'y nasadlak sa iba't ibang karumaldumal na kasalanan. At alam niyo naman po ang kasalanan, tatlo ang kanyang epekto sa atin. First, ang kasalanan, first will separate us from God. Wala kasalanan that will make us closer to God. Pangalawa, sin, kasalanan, sinasaktan niya ang kanyang sarili. Yan ang kanyang reflection. Pangatlo, what sin brought him, sinasaktan niya ang kanyang kapwa. You see what sin can do? Kaya sabi ni Brother Mark, looking back, dumating siya sa punto na he physically hurt his own family. Next, emotion. He hurt emotionally. It divides his clan. Pero sabi niya, in those darkest period of his life, the Lord visited him. Hindi niya na po in-specify what specific detail. Pero sabi niya, the Lord gave him another chance. A chance, a path of change. A path towards renewal and transformation. Parang inaayos yung kanyang moral compass. Para kung just in case siya ay napunta sa laot, paikot-ikot na, now he can find his way back. At alam niyo po, sabi niya, yung pinakamahirap na struggle sa kanyang pagbabago, sabi niya, yung sobrang hirap, galit sa kanya ha, sobrang hirap kong matanggal sa isip ko na hindi ako kapatawad-tawad na sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, kasi sa daming kasalanan ng kanyang ginawa, para sa kanya, wala na, hinatulan niya na kanyang sarili. I am already useless, worthless before God. I am not any worth of His love. Sabi niya pa, hindi siya karapat dapat mahalin muli. Hindi siya karapat dapat na pagtiwalaan. Hindi na siya karapat dapat na tanggapin muli. But he said, he was wrong. Because sa kanyang karanasan, ibinigay ito sa kanya ni Jesus, ang kapatawaran ng Ama. At ibinalik siya bilang kanyang tunay na anak. At yun po naging susi, naging tulay sa kanyang totoong pagbibago at paghihilom. At dahil doon po, from there, doon niya na-realize na marami pala siyang tao nasaktan at kailangan niya itong isa-isahin na hingian na pagkapatawad. Kaya sabi niya, inilalan niya lahat, ang lahat na nasaktan niya all along. Hinanap niya ito.
at humingi ng pagpapatawad, yun ang second level. Ang third level naman, doon yung na-realize na nakahingi na siya ng sorry. Then, he went inside his own heart at nakita niya pala yung kanyang puso parang malalim na baul. Marami natatagong galit sa kapwa simula ng bata pa siya. At sabi niya, unti-unti niya itong nilalabas at pinapatawad po sila. He has the strength to forgive, to face himself. Kasi sabi niya, by forgiving who hurt me in the past, sabi niya, I free my heart and only then I was able to move forward. And friends, those in the online and those here, this is what we call salvation. This is what we call salvation in Jesus. Always remind yourself, this is what you call salvation. And just in case nobody told him about Jesus, he will never heard about salvation. So thanks be to God. Because of ascension, kung si Jesus ang unang bumalik sa Ama, ang mga nanalig din sa kanya-kanyang iaakyat. Mga kapatid, ito po na kwento ay patunay na patuloy na gumagalaw ang Panginoon sa ating buhay. At ito ang tinatawag na kaligtasan na ang tanging Panginoong Jesus lamang ang makapagbibigay kasi binigay ng Ama ang kapangyarihan sa kanyang anak. Lahat maging maliwanag po yan, hindi sa iba. Kaya nga po, saman kayo ngayon, anuman ang inyong pinagdadaanan sa buhay ngayon, maganda rin po mag-allocate tayo ng oras na magmuni-muni at ng ating mga sarili. Una, ano ang mga sitwasyon sa buhay natin ngayon na kinasadlakan? Nais po natin ingi ng kaligtasan sa Diyos. When we say kaligtasan, it means a lot of things. Healing from sins, healing from brokenness and pains, because only God can put us together again. His power is unifying. Third, we can ask God for healing that gives unity and peace to our life and family. We can also ask for God healing to our financial deliverance. In a practical way, we can ask for cure for our diseases. Kaya po sa bisang ito, mamaya, as we raise the body and blood of Jesus, tell to the Lord, Lord, I surrender my life to you. And what is most important po din po pala sa message ni Jesus ngayon sa gospel, what's most important for now while waiting for the Lord answering our prayer is to deepen our faith in God. Kasi sabi ni Jesus po sa Ebanghelyo, ang sinumang nanatiling nanampalataya sa Kanya ay bibigyan ng kapangyarihan. So always keep that. Whoever remains with Him, He will give power. At sabi po ng ating Panginoong Jesus, may apat na klaseng power ang ibibigay niya sa atin sa Ebanghelyo. Una, ang sinumang mananalig sa Kanya, may magkaroon siyang kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Sa modern translation, pwede, may magkaroon tayong kapangyarihan na freedom from bad habit o freedom from bad attitude. 3 weeks ago, tinapos ko yung isang libro na ang titulo ay Power of Positive Thinking. Binabili ko yung libro 2014, pero ngayon ko lang nabasa kasi akala ko, ay, positive thinking, nabasa ko na yan. But I was wrong. It was a very religious book. Naisip ko nga, sayang, dapat pala ito yung inuna kong binasa noon pa. Kasi ang tinuturo dito, just in case magulong-magulong ito ating sarili, ang isip, lubog na tayo sa isang sitwasyon. God can still change the way we think. God can change. We can rearrange. There's still, because God is a God of possibility. Pangalawa din, sabi ni Jesus, ang sinumang nampalataya sa Kanya, magkaroong kakayahang magsalita ng ibang wika. Siguro sa ating modern translation, a family who prays together, who have faith together, can listen to one another, can come together, talk and understand one another, because language brings bridges to the family. The Lord will give you language to talk and to understand. Pangatlo, ang third power po ng faith, sabi ni Jesus ay, kahit man dumampot kayo ng ahas o lason, hindi kayo tatamaan.
So we can interpret this nowadays na just in case may hinarap tayong temptation of desires and flesh, we will be strong enough not to fall and give in. And last, sabi ni Jesus, ang may panampalataya, sabi niya, may magkaroon siyang kapasidad, magpapagaling na may sakit, just in case patungan nila ang kamay. Kaya nga po, just in case mga pare ngayon, di nakabisita sa mga bahay ninyo, kayo na mismo, please lay your hands to one another and pray. Naalala ko ng bata ako. Yung tatay ko kasi, umiinom. Right? Tapos nakita ko minsan, yung pari doon sa aming parokya, nag-laying of hands. Naisip ko, baka may power yung kamay ni Father. Ano kaya gawin ko rin sa tatay ko? Para pag natutulog sa sofa, galing sa pag-inom, ano, i-lay hands ko. Baka malay mo magbago, pagising. Tapos, gabi-gabi ginagawa ko yun eh. Basta just in case natutulog na siya. After 1 week, wala naman nangyari, sabi ko. Baka walang power ang kamay ko. Pero, it may not happen as I expected it. But after some years, it changed. You see, may power pala. When you lay down your hands and pray over to one another. In closing, ang point po ni Jesus ay your life itself can be a source of life to others. You can be a carrier, a supplier. Pwede ikaw ay maging pag-agusto ng buhay at pagmamahal parang iba ay makabangon din at makaakyat po sa iba. Again, God bless to all. May you have a meaningful weekdays ahead. God bless everyone. Magsitayo po tayo.